Hey guys, welcome back to my channel. And for today's video guys, ay mai-share ako sa inyo about dito sa YouTube. Disclaimer lang guys, hindi po ako expert or nagmamagaling. Ang mga i-share kong ito sa inyo guys ay based din lang ito sa aking mga natutunan dito sa YouTube habang tinataha ko ang aking pangarap. And di ko pa man to naaabot guys. Process pa man ako para maabot ko ang pangarap na yun. Meron na rin ako mga natututunan guys. Dahil din sa mga kapwa ko YouTuber na kagaya ko na mga nagsisimula pa din lang. And kaya ako ginawa ang video nito guys. Kasi meron sa akin mga nag-PM. Diba? Meron na rin naman sa akin nag-PM na kung pwede ko daw i-share yung mga nalalaman ko about sa YouTube. Para matutunan nila kasi may balak din sila at yung iba ay may channel na pero wala pa silang masyadong upload kasi natatakot sila mag-start na walang nalalaman. At natutuwa po ako guys, nagagalak ako na kahit ganito pa lang ang channel ko, maliit pa lamang po tayo, pero meron na po sa akin nagtiwala na magtanong ng ganyan at sinusuportahan nila ako. Kung kaya, hindi ako nagdalawang isip na ito, i-share sa inyo yung mga nalalaman ko. Gusto ko pong i-shout out sila dahil gusto ko magpasalamat na salamat sa inyo dahil nagtitiwala kayo sa akin at sana ay suportahan nyo pa rin ako tuloy-tuloy dito sa aking pangarap. And bago ko po simulan ang ating discussion about sa mga i-share ko sa inyo ay kung bago ka dito sa channel ko, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at isama mo na ang notification bell button para ma-notify ka once na may bagong video na i-upload. And without further ado guys, let's start our topic. First guys, ang pinakauna kong i-share sa inyo is about sa sub to sub. Kasi guys, alam nyo bakit inuna ko to yung topic na to? Kasi karamihan sa atin guys na mga baguhan ay pinaprioritize natin yung bilang ng subscribers natin. Kung kaya nawiwili tayo na pumuna, sumali sa mga sub to sub group and GC. Meron din at alam ko rin guys na meron ding mga YouTuber dyan na nagsasabi na kontra dyan dahil bawal nga yun kay YouTube. Napapagalitan tayo ni Lolo, di ba? Kaya respect po sa inyo, pero gusto ko lang po tong i-discuss kasi marami po talaga hindi po mabibilang ang mga nakikipag-sub to sub kasi kahit ngayon meron akong mga nare-receive na mga nagme-message sa akin ng ganun. Nakikipag-sub to sub. Pero tama naman guys na bawal nga naman talaga yung sub to sub. Lalo na guys kung main channel yung gagamitin nyo na pang subscribe sa mga kasub to sub nyo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi guys, kapag yung main account nyo ang ginamit nyo na pang subscribe, so ibig sabihin, imagine halimbawa 1k na yung subscriber mo. So it means 1k na din pala yung naisubscribe mo. Sobrang dami ng makikita yun nung YouTube, ni YouTube na marami kang isinubscribe. So, baka madetect niya na nakikipag-sub to sub ka. At ang pwede maging tendency nun guys ay maglagas yung subscribers mo. Kaya kung talagang gusto nyo makipag-sub to sub guys, ang pinaka maipapayo ko lang sa inyo ay gumawa kayo ng ninja account. Yun guys, yung sinatawag na ninja account ay yun yung dummy account, yung pera dun sa main account mo, may gagawin kang account para yun ang gagamitin mo na pang subscribe at saka pang panood sa mga video nila. Okay lang naman guys na ninja account ang gamitin nyo. Basta make sure na verify yung account na yun at merong profile para magmukha naman siyang tunay, di ba? At saka guys, kapag ginamit niyo yung main account niyo sa pagkikipag sub to sub, tapos sabay na oras kayong nag-subscribe, tapos nanood lang kayo ng kakarampot na video, yun guys ay madedetect ni YouTube. Madedetect yun na kayo nagpalitan lang. So, ang mangyayari, yun, malalagas na naman yung subscribers nyo.
Tapos yun, marami akong nakikitang nagpo-post sa Facebook page, Facebook group na sabi, dinaya daw sila nung kasabtusab nila kasi pagka ilang minuto lang daw nag-unsubscribe. Pero feeling ko guys, hindi nag-unsubscribe. Kaso lang, si YouTube mismo ang umalis noon, ang nagtanggal noon kasi nalaman niya, na-detect niya na nakipag-sub-to-sub lang kayo kasi parehong main account ang ginamit nyo at nagpalitan lang kayo ng subscribe sa bawat isa. Tapos, hindi naman kayo nanood masyado ng mga video. And make sure din guys, na kapag nakikipag-sub-to-sub kayo, manood kayo ng video niya at least 5 minutes. At isa pa guys, kapag yung nanood kayo ng video ng pakikipag-sub-to-sub nyo, please lang naman, huwag kayong magko-comment ng number or words na bawal. Yung mga words na bawal guys ay halimbawa ng subscribe, tapos sub to sub, and then yung number. Halimbawa karamihan kasi guys, may nakikita ko nagko-comment sa video ko kahit hindi ako nakikipag-sub to sub, bigla lang may na-comment sa video ko, sabi niya, "Idol, dana po ako sa inyo, number, halimbawa, example, 123 ako, pang 123 ako sa inyo." Yun guys, kasi alam yun ni YouTube na kapag nag-comment ka ng may number, understood niya yun na nakipag-sub to sub, lalo kung timing na yun yung bilang ng subscribers ng pinag-subscriban mo. Basta alam po nalalagas yun. And then, yun din lang guys, mga comment na nakalagay na gayon yung sub to sub or subscribe, ay yun din, nagiging spam. Yung, ano nyo, subscribers nyo. Minsan nga, nakikita ko pa guys, sa spam message, dun pa yun napupunta eh, kapag hindi masyadong nanood, tapos nag-comment lang ng ganun. Kaya guys, huwag kayong magko-comment ng ganun, okay? And then guys, number 2 is video recording, yung pagre-record nyo ng video nyo. Ito din minsan guys, ang sinasabi ko nga guys, hindi ako perfect. Pero, ito lang guys, bilang manunood ay comment ko lang ito. Kasi syempre, bilang manunood, makikita mo, maalam mo kung ano yung gusto ng manunood. Bilang, huwag mo ninyo nang isipin guys na ako ay isang YouTube creator din na nagsisimula. Ang isipin nyo, isa akong manunood. Ako bilang isang manunood, kapag manunood ako, syempre, gusto ko yung mapapanood ko ng maayos yung pinapanood ko. Ito guys, meron ako mga nakikita na sa video, nagbibideo sila, ang ginagawa nilang video ay portrait, hindi landscape. Dapat guys, make sure na naka-landscape ang video nyo. Bali, papakita ko sa inyo guys kung anong itsura, ang pagkakaiba ng landscape at portrait, okay? Ganito po ang itsura ng portrait na video. Masyado siyang maliit at mapangit tingnan, di ba, ota mo? Kasi ang liit ko. And ganito naman guys ang landscape video. Kaya di ba dapat laging naka-landscape ang inyong video para maganda. Ayan. Malaki ang kuha, tapos lapad, puno yung screen ng YouTube. Meron ako sa inyo guys tips kung paano maging landscape yung video nyo para make sure na landscape. Kasi ako guys, ang ginagawa ko, di ba, cellphone lang ang ginagamit ko guys na pang video. So, ang ginagawa ko guys ay, di ba, ganito yung guys yung cellphone, ganyan. Tapos, pipindutin ko yung camera. And then, kapag nandito na sa video, para maging landscape guys, itatagilid mo siya ng ganito. Tapos, pagka nakatagilid ng ganito, saka mo siya ipiplay. Tapos yun, kapag ano, yung na-capture nyo nun, ano, landscape, hindi portrait. Kasi kapag patayo ng ganun, portrait ang magagawa nyong video nun. Sa pagbibideo guys, hindi importanteng maganda agad na camera ang gagamitin mo. Okay lang, kahit cellphone lang. Basta't maganda na yung camera, malinaw. Tapos guys, isa ko pang nakikita guys, sa mga baguhang kagaya ko, kapag nagbibideo sila, masyado siyang magalaw yung cellphone, galaw-gaw. Pwedeng gumamit kayo guys ng tripod o kaya ay ano yun? Lazy pad. Para ganun, para
mailalapat nyo or maikoconnect nyo kung saan dapat yung ano, para hindi nagalaw masyado yung cellphone, para naman yung manonood, guys, hindi nalilayo sa panonood. Kasi minsan pag nanonood ako, hala, nalilayo na ako kasi ang gilaw-gaw niya. Tapos yung pagdating sa view, halimbawa yung view nung lugar yung pinapakita, sobrang bilis nung galaw ng cellphone. Tapos imbis na ma-enjoy mo yung view, talaga nakakadaling na siya, guys. So, ang maipapayo ko sa inyo, guys, ako ganun ang ginagawa ko. Binabagalan ko lang yung pag-capture nung view para malinaw siya. Tapos, pag nag-edit ka na, pwede mo rin i-slow motion yon para kitang-kita. Hindi yung ang bilis yung pag ganun. Para kang nasa sasakyan. Ang hirap panuurin ng ganung video, guys. Kasi ang sakit sa mata. Yun talagang experience ko sa panonood. Kaya syempre, kahit maganda yung content mo, kahit maganda yung lugar na pinapakita mo, halimbawa yan ay travel tour, travel vlog, kahit maganda yung pinapakita mong video, kung ganun kagalaw-gaw at ganun kasakit sa mata dahil ang bilis ng pagpapakita mo ng place, talagang hindi sila mag-i-stay sa video mo. Maniwala kayo, guys. Danas ko yan. Meron akong video na 1,000 views na ang nakalagay. Pero pagpunta ko, pag i-check ko dun sa video analytics, ano siya, guys, di ba? Makikita mo yung video analytics. Meron ganyan-ganyan. Ang style, guys, pag simula, mataas. Tapos, pag punta sa dulo, bagsak siya pa ganun, yung guhit. Kasi ibig sabihin nun, guys, sa start lang sila nag-click sa video ko. Tapos, nung makapanood sila ng ilang minutes, nag-skip na sila, umalis na sila. Kaya, sayang naman yung pag-click nila sa video mo. Kung hindi mo ma-maintain yung quality ng video mo, aalis din sila, diba? Sayang yung WH mo. Ayun, guys. And then, number 3, guys, is video editing. Yung sa pag-i-edit naman, guys, dapat tatanggalin nyo yung mga tulog. Hindi yung tulog na tao, kundi yung mga tulog na oras sa video nyo. Halimbawa, kagaya yung ganito, guys. Halimbawa, sinabi ko, "Hi, guys. Welcome back to my channel. For today's video," yung part na nagsabi ako ng yung ganyan, tapos naghang ako, dapat ikakat nyo yun, tapos itutuloy nyo na agad yung for today's video para kahit tumigil kayo sa pagsasalita, yung sa kapag nanonood na sila, hindi nila makikita yung ganon, yung ang tawag dun, may tawag dun eh. Basta yun, guys, yung mga time na wala kayong sinasabi, dapat i-cut nyo yun para hindi mainip yung viewers nyo. And then, guys, yung sa pag-video editing pa, yung napapansin ko pa, guys, yung sobrang daming background sounds, yung maraming, kahit hindi naman nakakatawa, kahit seryoso yung video niya, may natawa sa likod. Dapat, guys, ay itotono nyo or ibabagay nyo yung ilalagay nyong background sounds dun sa video nyo. Kapag serious, di seryoso. Pero kapag naman yung video nyo nakakatawa, okay lang lagay nyo ng mga ganung background sounds, di ba? Tapos, yung meron naman background music, yung iba, yung bang nagsasalita, yung kagaya nito, ang ginagawa ko, ganito, nakaupo ako, nagsasalita, tapos lalagyan ko ng background music. Tapos yung iba, mas malakas pa yung background music kaysa dun sa salita niya. So, palagay nyo ba, guys, may manunood at may magtsatsaga sa video nyo kung ganun? Di ba nakakainis yung ganun? Yung nanonood ka, gusto mong matuto, kaya pinanood mo yun. Pero habang nagsasalita at nagtuturo yung nagbablog, mas malakas pa yung background music. Di ba nakakainis yun? So, syempre, hindi ka manunood. Kaya kung maglalagay kayo, background music, hinaan nyo lang. Dapat mas malakas yung boses nyo kesa sa background music.
Kaya ako guys, ang ginagawa ko minsan, kapag yung mga gantong tutorial ang video ko, hindi ko nilalagyan ng background music para hiwala ng ano, para malinaw na naririnig yung boses ko kahit mahina yung boses ko. Ito guys ha, sasabihin ko sa inyo, hindi ko sinasabi na magaling ako mag-edit at hindi ko sinasabi na magagandang masyado ang video ko. Ang sa akin lang, yung bang kahit paano pwedeng pagtiyagaan yung video nyo. Kasi alam nyo ba guys, sa dami na nag-YouTube ngayon at sa dami ng gustong maging YouTuber ngayon, sobrang daming magkakakompetensya yung bawat video nyo. Kaya dapat, kahit paano, pag gagawa kayo ng video, yung kayo muna manunood dun sa video nyo, tapos, siyempre, habang pinapanood nyo, maririnig nyo naman yung kung medyo pwede na or hindi man lang pwedeng pagtiyagaan yung video nyo. Okay? Number 4, guys, is thumbnail. Dapat, guys, yung mga video nyo, lalagyan nyo ng thumbnail. Kasi, kapag... Ouch! Kasi, kapag may thumbnail, guys, naaakit yung viewers na manood dun sa video mo kapag maganda ang yung thumbnail. Kaya, dapat, gagandahan mo yung thumbnail mo para in case na mapadaan sa newsfeed nila, sayang naman yung pagkakataon na, di ba, napadaan na yung video mo. Pero, hindi nila clinic kasi wala kang thumbnail kasi hindi maganda yung nakikita nila sa bungad. Pero, kung maganda yung video, yung thumbnail mo, pagdaan yun sa news feeds nila, ay maikiklik nila yun, di ba? O ayan, pagsamasamahin mo na, maganda yung quality ng video mo, tapos maganda yung pagkaka-edit mo, malinaw, tapos maganda yung thumbnail mo, napaklik. So, ibig sabihin, di ba, kahit paano, baka naman kahit pa isa-isa dyan, ay merong magla-like and subscribe sa video mo and makakaipon ka pa ng WH para monetize, di ba? And sana ako rin. At kung hindi nyo pa pala guys alam kung paano gumawa ng thumbnail, meron akong video about sa paano gumawa ng thumbnail and yun guys ay ginawa ako nun pang bagong-bago pa talaga akong magsimula dito sa YouTube. Pero pwede nyo nang pagtiyagaan yun kung sakaling hindi kayo marunong gumawa ng thumbnail, ilalagay ko sa baba sa description box yung link nung video ko para panoorin nyo na lang yun guys para matuto kayo kung paano gumawa ng simple pero maayos na thumbnail at saka paglalagay nito sa video. Number 5 guys is tags and end cards. Guys, yung tags ay yun yung hindi yun nakikita ng mga viewers mo. Ang makakakita lang nun ay yung creator. Ikaw lang na may-ari ng video ang makakakita ng tags na ilalagay mo. Pero guys, huwag naman kayo maglalagay ng tags na hindi related dun sa video nyo. Ang mga ilalagay nyo ay yung mga related sa video nyo. Tapos kung ano yung title nyo, yun na rin ang pinaka-first tags nyo. Para kapag nag-search yung mga manonood, ay lalabas yung video nyo dun sa mga pilian ng mga video na sinearch nila. Mag-download kayo ng TubeBuddy. Kasi dun sa TubeBuddy guys, doon nyo makukuha kung paano maglagay ng tags. At saka kung paano mag-search ng iba pang tags. At kung hindi kayo marunong maglagay ng tags, comment down below kayo guys kung gusto nyong gumawa ako ng tutorial about sa paano maglagay ng tags and end cards. Kasi, mahirap kasi ipaliwanag dito guys kung paano paglalagay ng tags. At doon naman sa mga marunong na maglagay ng tags, yun nga, dapat lahat ng video nyo, lalagyan nyo lagi ng tags. Kasi alam nyo ba guys, nung time na baguhan pa lang ako, yung bagong-bago pa talang talaga ako nagsisimula dito sa YouTube, yung mga video ko, hindi man lang umabot ng 200 views. Parang, swerte ko na pag umabot ng 100 views yung video ko. Di syempre, medyo nalulungkot ako. Paano kaya? Tapos yun, nung nalaman ko, natuklasan ko na meron palang ganun na tags. At nung natuto na ako mag-tags, nilagyan ko lahat ng video ko ng tags. Alam mo ba guys, na lumaki na rin, meron na rin ako mga video na umabot ng 1,000 views. And sa kagaya natin na isang baguhan guys,
nakakataba ng puso yung video mo na umabot ng 1K views nang hindi ka nakikipag-sub to sub at hindi ka nakikipag-watch to watch. Sobrang sarap sa pakiramdam, guys. Yung makikita mo, yung subscribers mo, kusa siyang lumaki, kusa siyang dumagdag nang hindi ka nakipag-sub to sub. Ang sarap sa feeling, guys. Trust me. Talagang ang sarap. Lalo na kapag kagaya ko, meron na akong mga video na umabot ng 3.2, 2.8, 2.7 views. Aba, nakakatuwa na, guys. Kasi di ba, sa isang bago kong maliit na YouTuber na hindi pa naman kilala, ay napakasaya na yung, guys, na meron kang ganung mga views. Yun ay sa tulong sa akin, guys, ng tags. Sa kalalagay ko ng tags. At saka, guys, yung namang isa pa, yung end cards. Maglalagay din kayo ng end cards. Yung end cards, guys, ay yun yung nakikita na maliit na, rectangle dun sa pagpatapos na yung video na pinapanood mo. Tapos meron dun nakalagay, minsan dalawa, minsan isa, na video na parang isinasuggest sa'yo na pwede mo rin panuuring kasi yun din yung may gawa. Halimbawa, video ko, pinapanood nyo, kapag patapos na, meron kayo makikita doon na dalawa, laging nilalagay ko dalawa, tapos sa gitna yung YouTube channel ko, doon yung makikita. At yung kapag pinindot yun, automatic, magpiplay na yung video ko uli. Halimbawa, patapos na, tapos pinindot nyo yung end cards, yun ang magpiplay. Kaya, tulong din yun, guys, para may suggest yung video nyo sa mga nanonood. Ayun na nga, guys, papaalala ko ulit sa inyo kung gusto nyo na gumawa ako ng tutorial about sa paglalagay ng tags and end cards, mag-comment lang kayo sa baba at gagawin ko yun para sa inyo. Pasensya na, guys, maingay yung bubong kasi umuulan na. Number 6 na tayo, guys, is title and YouTube channel name. Napapansin ko sa iba, guys, pag naglalagay sila ng YouTube channel name, yung pagkahirap-hirap i-search. Dapat, guys, kapag gagawa kayo ng mga YouTube channel name nyo, dapat, guys, ay ilalagay nyo yung madali siyang tandaan at saka madali siyang i-search. Kasi marami akong na-experience na gano'n, yung i-chat-chat ako, uy, pa-support naman ng channel ko. Tapos sabi ko, sige, ano bang channel name mo? Tapos sasabihin nila, tapos hala, naloka na ako kasi search, walang lumabas na ganun, wala akong nakita. Dapat, guys, ilalagay nyo ay yung madali lang spelling, yung madaling tandaan, tapos madali ding i-search. Diba? Huwag nang mag-jejejemon sa channel name. Tapos naman, guys, sa title, yun naman dapat yung title, guys. Binibigyan nyo naman ng effort yung pagpili ng title sa video nyo. Hindi yung basta-basta lang. Kasi, guys, dun din sa title nakasalalay yung views nyo. Kasi, halimbawa, pag nag-search yung mga viewers, yung pinakaunang words dun sa title mo, parang magre-reflect agad yun dun. Kaya, alam nyo ba, guys, mas magandang yung title dapat nagsisimula sa question. Halimbawa, ang video nyo tungkol sa pagluluto, yung iba lalagay lang nila ang nagluto ako. O, diba? Sa palagay nyo, meron bang magse-search ng nagluto ako? Diba? Wala. Lagi yung may magse-search nung sa YouTube, laging paano, ganyan, una nyo. Or how to cook, diba? Tapos kung ano yung niluluto nyo. Kaya, ang importante, ilalagay nyo kung ano yung luto nyo, tsaka yung tanong sa unahan. Halimbawa, kaldereta. Lalagay nyo, how to cook kaldereta? Diba? Lagi nyong sisimulan sa tanong. Dapat iisipin nyo, yung mga laging, parang laging searchable sa mga manunood, yung lagi nilang hinahanap, isinesearch sa YouTube, yun yung mga gagawin yung title. Pero wag naman, guys, clickbait yung iba, yung title, tapos pag open mo, hindi naman pala ganun. Kung ano lang yung related dun sa video mo, yun lang ang kita-title mo. So, ayun, guys, may naintindihan ba kayo sa mga pinagsasabi ko? Ang lakas ng ulan. So, ayun, guys, since ang lakas ng ulan at hindi nyo na masyadong maririnig at maintindihan ang mga pinagsasabi ko,
ay hanggang dito na lang ang video kong ito. And kung meron kayong mga tanong or video suggestion na gusto nyong gawin ko, mag-comment na lang kayo sa baba para itatry natin ang aking best para magawa nyo ng solusyon ang inyong mga katanungan. Bago ako magbabay sa inyo guys, ay baka pwede makahingi sa inyo ng pabor na pakipindot ang like and subscribe sa baba and isama mo nyo na ang notification bell button para ma-notify kayo once na may bago akong video na i-upload. And that's all for today's video guys. Bye! See you for my next vlog!